Good afternoon. Now we are on our way to go home sa San Pedro Laguna. So, medyo mahaba-habang biyahe kaya look at us. Nag-enjoy na lang siya at uuwi na raw siya. So, ito po yung ibibigay kong tips sa mga four moms, sa mga four parents para po magkaroon kayo ng enjoyable na travel with your pet dog. Una po, kung tayo po ay magkakaroon ng short travel period, mga 2 to 3 hours, dapat po prepared tayo para hindi mainip yung ating mga alaga. Kasi pag nainip sila, saan natin kung ano-ano mga kakulitan ang gagawin. So una po, dapat hindi natin sila pinapakain or pinapainom prior to the trip. Kaya dapat mga gabi pa lang, kung umaga tayo magta-travel, gabi pa lang pinapakain nyo at pinapainom sila. Tapos sa umaga, paihiin nyo na, papoop nyo na para hindi siya makakaramdam ng mga ganun habang nag-travel. So yung the reason why hindi natin dapat bigyan ng food or water sa ating pagta-travel kasi malamang baka sa nervous niya or kung hindi siya sanay mag-travel sa sasakyan, eh baka po siya ay mag-poop or mag-baby. O kaya ay magbabagabag ba siya katulad ng mga baby. Diba? So, mag-stopover pa tayo para sila ay pagbigyan. So, pangalawang tip, dapat meron tayong mga baon. Nakahanda lahat yung baon ng isang bag, mga things for the doggy natin. Ang una doon, water. At saka kung meron tayong yellow na mga cubes, magdala rin po tayo para pagka siya ay naiinitan, pwede siyang mag-chew doon sa mga ice cubes. Saka meron din tayong mga treats. Sabi natin kanina, huwag natin pakakainin, no? Pero don't forget to bring mga treats para yung maliliit na item na kakainin nila ay malibang sila. So, pangatlong tips, dapat po ang kanyang pwesto sa sasakyan ay nasa gitna. Katulad niya, no? Si Has nasa gitna siya. Kasi, kung sa likod po, naiinip sila dahil hindi sila makapamintana. Dapat yung kanilang pwesto ay makakasilip-silip sila para hindi sila naiinip. At patingin-tingin sila sa labas. Yun po. So, tip number 4, pagdating natin sa destination, ay dapat doon na lang natin sila pakainin, painumin agad para makabawi sa mga sa dehydration ng kanilang paglalakbay. So, wag agad-agad natin silang dadalhin. Kung ito man ay beach or swimming pool, wag agad-agad natin silang dadalhin doon. Kailangan medyo magpahinga muna po sila para makarecover sa medyo pagod ng kanilang paglalakbay. So, ayun po. Sana ay nakakuha tayo ng mga tips sa ating pag-travel, enjoyable travel with our pet dog. Thank you for watching.